Hey guys, what's up? This is Aluken TV and today gagawa tayo ng reaction video tungkol sa isang laban sa flip-top na medyo nag-trending na naman. So kung palagay ninyo, ito ay yung kagaya ng laban ni Sinyo at saka ni Shei. Well, medyo twist to, medyo kakaiba kasi hindi ito yung laban na inaasahan ninyo. Kung noon nakita nyo lumaban si Rapido, Mox One, Lil Cisa at saka si Hearty, nagkaroon ng konting bastusan doon, 'di ba? Pero nakakatawa. This time, ang dinig ko ha, pagkakarinig ko, ayon sa mga comments na nakita ko rin dito sa flip-top na video, maganda daw yung laban at wala daw bastusan na naganap. Ang laban na to ay Shernan versus Lil Cisa. So, tignan natin kung ano ba. Ano bang baon ni Shernan? At bakit meron akong nakikita sa post sa Facebook din na paasa bars versus lover boy bars. So, wala tayong idea. Panoorin na natin. Sa kanan ko, mula muntin lupa pa para sa inyo, magigay para ay Shernan! Rapido, makinig ka para wala kang masabi. Pinatamaan ka agad, oh. Di ikaw? Rose cake? Ito ang tunay na lalaki. Siguro na. Sa kaliwa naman, ang pagbabalik, kilala niyo na, magigay para ay Lil Cisa. Mukhang kasalanan ulit to. Nanalo si Shernan Coin Toss. Pinili niyang mamili si Lil Cisa kung sino mauna. Pinili ni Lil Cisa mauna si Shernan. Doon pa lang magulo na eh. So, itong si Shernan, parang pakiramdam ko ah. Napapakiramdam ako pa lang. Simula, gusto niyang mangyari parang ang dating niya dyan is gentleman. Kasi hinamon niya si Rapido na pakinggan yung verse niya. Tapos, ngayon naman, siya yung nanalo sa coin toss, pero pinili niya si Lil Cisa na mamili, imbis na siya yung mamimili kung sino mauna. Diba? So, yan pa lang, parang meron na kagad strategy yung ginagamit si Shernan eh. So, pakinggan natin to. Wala nang paligoy-ligoy pa! Lil Cisa, mahal kita! Wala nang intro-intro. Buntis ako, ikaw ang ina! Teka, bawat linya niya ang lupit, ha? Adun ka lang sa VIP room. Kasama si Yumi. VIP room, kasama. Kombinasyon natin yon. You, me, abort! You, me. At dahil ba, merong ang Rapido sa puso mo noon? Fuck! Ano bang meron sa hayop na yon? Naging sila pala ni Rapido. Okay. Tumingin ka nga sa akin. Maloko talaga to eh. Natignan mo eh, no? Pati si Lil Cisa napapatao eh. Para siyang yung hirap battle eh, no? Para siyang yung compliment battle. Pero di niyo ako masisisi kung bakit nagustuhan ko siya kasi ang bait-bait niya. Mahal na mahal kita, Lil Cisa, kahit ang sakit-sakit na! Parang linya yun sa pelikula. Astig ah, astig. Naluluwa ako, kakatawa. Dahil ko bang dinuko sinaksak si binaril at katawan ay puro iwa. Nagmalang naman ako, nasaktan, tumaba. Pinaasang may pag-asa rin. Pera, kotse, kondo, para matanggap ng iyong magulang. Malapit na akong yumaman, babe. Pera na lang ang kulang. Malapit ng yumaman, pera na lang ang kulang. Anak ng tinapa. Pero tandaan mo, ikaw lang ang laman yan. Di kita ipagpapalit kahit sino. Promise, cross my heart, ikaw lang asawa ko, 25. Naghupad pa!
Nagubad pa. Mukhang matinding laban to. Yo! Sobrang na-miss kong bumatal sa flip-top. Pero mas na-miss kita, Shernan. Yung kaya talaga yung verse niya, oh, so, nag on the spot lang siya. Kumasakay lang. Ito ang mukha nito, itong mga mukha nito ng mga audience, para mga ano. Oh. I would like to take this opportunity to tell to everybody how much I love you. Kung bibigyan ng title ang ating battle, ito ang Barcelona Part 2. Sato sa Daniel Padilla. Ikaw ang Daniel Padilla ng buhay ko. Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Gusto kong makipag-kissing scene sa'yo hanggang sa mamagayang uso mo. Rapper tong laban na to. Pero ang totoo, si Shernan ay napaka-romantic. Mabuting tao at hindi siya plastic. Wala po siyang bisyo. Mukha lang adik. Iba ka banat niya, hindi masyadong nakakatawa pero pasimple yung mga patama at saka medyo sunod-sunod din eh. Medyo may mga hindi lang nakakagat ng tao konti pero ang galing, magandang pang setup. At nakasarili ka ba? Gusto mo ikaw laging nasusunod, di ba? Tignan mo, pati pagbubuntis, inako mo na. Oh! Mabigat yun. Nairibat niya yung linya ni Shernan kanina. Ewan ko kung written yun, ha? Pero, astig. Sobrang coincidence naman masyado. Kaya pa galit na galit ka sa akin before? Kasi para kang basketball player na bangko. Hindi ka makascore? Gumaling na siyang mag-deliver ngayon, unlike before. Kung panood niyo yung laban nila dati, medyo naiilang siya mag-deliver. Pero ngayon magaling na. Stig! Babe, yung pangako mo parang relasyon natin. Wala nang second chance. Baka natin to, ano kayang irerebat nito or ano kayang ibabanat ni Sherman. Ang ganda nung unang round nila pareho. Magkakaalaman talaga dito. Antayin lang natin. Magaling si Sherman sa rebat. Yung laban na to, mukhang lahat pumapabor sa akin. Sumuba ako maakising sin, huwag ka na magsalita. Gawin na lang natin! Narebat, di ba? Sting! Itong round to ko ay pinamagatang. Ikaw at ako. Basta na, ikaw. Ikaw ang nagsisilbing inspirasyon ko sa kada araw o kahit gabi. Ako ay parang preso na masayang laging merong ikaw na dumadalaw. Ako, eto, laging may simpleng sulyap sa mayaman mong anyo. Na sa tuwing pumapatak ang pawis mo, pinapanalangin ko na sana ako na lang yung panyo. May namalapor sila na sa aking likod ang ninanais kong humagod. Lahat ng to, pangarap ko habang nakatitig sa malayo. Ngunit nasasaktan ako sa tuwing naiisip ko na lahat ng to ay malabo. Kasi si ikaw ay hindi pinapansin si ako, tila babagong saltat dayo. O baka di ko lang talaga matanggap na ikaw at ako ay malabong maging tayo. Kung may asawa ka na, wala akong pake. Sa darating na New Year, pwede ba kitang maimbitahan? Ganun-ganun pa siya. Meron akong dalawang keso di bola. Gusto ko lang iyong tikman. Isang putok lang. Isang putok lang ang marinig ko sa langit. Promise, ihahatid na kita pa uwi. Pangako sa labas. Shit, ay na. Double meaning na. Sa labas nag-aantay ang kotse kong maghahatid sa'yo yung kulay puti. Pag nangyari yon, napakasaya ko. Malamang, ilang araw na namang gising ang diwa ko. Sa birthday ko, gusto ko ikaw yung mag-slice ng cake para matikmang ko naman yung hiwa mo. Astig ah. Double meaning. Wow.
kasi itong history nang nararamdaman ko sa'yo, mahihiya ang geology. Sa sobrang lalim yung agriculture, magta-transfer na sa anatomy. Wala makakasukat ng nararamdaman ko kahit gumamit ng hydrometer, tang ina. Geology, anatomy, hydrometer, walang connection lahat yun. Ang importante, mahal kita! Mahal kita! Mahal kita! Nakikita niyo ba? Ito ba yung mukhang yan? Yung bang mukha ng naiinis na kalaban? Ang sarap mamati lang ganyan, nagtatawanan lang kayo. Ayun o. Ngiting-ngiting wagas eh, oh. Rubber burst, bitch! Yun pala yun! Tatanggapin ko lahat yan. Kahit mapait. Alam mo kung bakit hindi kita matignan? Nakakakita ako ng puwet. Double meaning din yun. Pwede yung mukha, mukhang puwet, o yung boobs niya na mukhang puwet ng bata. Ano kaya ibabanat na ito? Yes! Mawawala na rin sa Shernan sa buhay ko. Doon pa lang panalo na ako eh. Malabo yan kasi wala akong diferensya sa pag-iisip. Sa sobrang... roasted! Sa sobrang hate ko sa'yo, binastid kita kahit sa panaginip. Kung siya talaga gumanit ang mga bars niya na to, ang lupit na ito. Saludo, Lil Cisa. Isa kang uri ng laman dagat pero mukha kang laman lupa. Kung ikaw lang ang magiging shota, mag-aalaga na lang ako ng tuta. Mabigat yun ha, grabe. Sunod-sunod yung mga bara niyang nakakatawa. Kaya nga ako nagpunta sa iba't ibang bansa kasi masyado kang makulit. Ha? Layo na nga ako ng layo, tapos lapit ka pa din ng lapit. Ang daming views na mga video mo. Hot topic. Lagi kitang pinapanood dati sa National Geographic. Pero sa klase, nakakatulong yung mukha mo. Picture mo pinapakita pag-evolusyon ng tao. Sa akin, talagang maraming nagbago simula nung ako'y nagmahal na saktan gumanda. Ikaw, nagmahal na saktan pumogi? Saan banda? Aminin ko, hindi ako kagandahan. Pero hindi din naman ako pangit. Ikaw. Minsan wala pa yung linya, nakakatawa na eh. Sabi mo pa nun sa battle nyo ni Rapido, maliit lang ang mukha ko, kaya lamang ang noo. Eh, yung mukha mo kaya kamusta? Malapad din sana yung noo mo eh, kaso sa baba mo napunta. Naribat niya yun, astig. Kaya huwag ka nang umasa na makaskorpa. Lahat ng pangako mo sa akin ay puro boka. Katulad ka lang ng iba kahit di ko na alamin. Oo, fuckboy ka, sa una ka lang magaling. Kaya huwag ka nang magalit, babe. Ano ba? Kung kay EJ Power, eh pinagpalit kita. Siya yung kamao ni Rousey na rumuronda. Ikaw yung baba ni Babalu na buhay pa. Sa mahihirap, lagi yan tumutulong. Alam niyo ba kung ano yung tulong? Yung baba niya, tulong. Babae ako, pero parang bara ko mag-rhyme. Pero kung ganito ang tsura, enigma, please lang, wala akong time. Wala daw ako sariling pagkatao o sariling katauhan. May punto ka nga. Kasi si Shernan, wala na. Nasa puso mo na. Oh, rebat lang. Dahil mong panlalait sa akin, peste. Ganda ng lines. Galing mo, Flick G. Bakit kaya niya nasabi yun? Well, di natin malalaman. Pero parang damo ako na yun nga. Hindi mo sa minamalit ko sa Lil Cisa, pero yung mga linya kasi niya parang hindi yung ganun yung style niya. Pero nag-enjoy pa rin ako dun sa ano, sa mga binitawan niya. Bago pa magsimula itong laban, nagsabi na ako na ibibigay ko yung panalo kay Lil Cisa. Pumayag naman si Boss Enigma. Lahat ang binibigay sa akin pagkakataon, tinutodo ko yung palo. Tsaka yung pagbabalik ni Lil Cisa sa flip top, yan ang tunay na panalo. Di naman dapat siya yung kalaban ko dito eh. Dapat si Badang. Oh. So sinalo lang ni Lil Cisa yung laban. Okay. Kaso Shernan lang daw ako. Mahinang klase, kaya wag na lang.
Pero ito, itong pagkakataon na to, di ko nasasayangin, lulubos-lubusin ko na. Total, mahaba na rin naman pinagsamahan natin, babe. Tingin ko, ito na yung tamang panahon. Yung mukhang yan, no? Now that you came into my life, I feel complete. It's power you, it's the morning shine, it's like I can breathe. Sabayan niyo ako! Your love is like the sun, it's lightning, it's my whole world. I feel the shame inside. Parang mali kayo. Babe, para sa akin, ito na siguro yung tamang panahon. Huwag saan ang mabibigla. Jeyan Pareño, pwede bang pasangla? Hindi rin din nasa... Yo, seryoso! Hindi rin inasahan ni Lil Cisse. Ito yung reaction niya. Tignan yung maigi. Jeyan Pareño, pwede bang pasangla? O nga pala, salamat sa pagtatanggol sa akin kay Moxon at Rapido. Salamat sa pagpapahalaga sa pagkababae ko. Ano yan? Pangarap mo pa talagang maging hobby ko? O manyakis ka ring tulad nila, inaba mo lang yung atake mo. Lalaban ka sa babae tapos magmamabait ka. Yan tuloy ang napala mo. Talo ka na, busted ka pa. O kaya kahit manalo ka, madali ka pa rin asarin. Kasi kahit anong gawin, pangit ka pa rin. Masasaktan ka lang pag nalaman mo ang totoong kulay. Dito nga sa battle, hindi ka pumasa sa akin eh. Eh di lalo na sa totoong buhay. Oh! Sinong nanalo? Bago nila sabihin ko sinong nanalo, para sa akin ha. Maganda yung mga linya ni Lil Cisse. Lahat puro patama kay Shernan. Kay Shernan, palagi ko, mas magaganda yung mga banat niya, mas maganda yung hinanda niya. Pero yung round 3 kasi niya eh. Yung round 3 niya ang nagpaano dun eh, ang nagpahina. Kasi tinira niya si Badang. Hindi mga kasama dito, pero okay lang yun. Tapos, sinabi niya na ibibigay niya na yung laban kay Lil Cisse. So, tapos, yung huling-huli dun is yung nagpatama pa siya sa mga kalaban ng 3GS. Medyo, hindi ko na nasakyan yun. Parang yung round 3 niya, nawala lahat. So, para sa akin, Lil Cisse to kasi iba-ibang angle yung binigay, pati yung flow, pati yung style. Tapos, dire-diretso yung mga banat niya. Halos bawat linya. Eh, may binabana siya kay Shernan. Si Shernan, hindi. Umiiwas siya. Parang ginagawa niya pa gentleman. Eh, rap battle nga ito. Kaya yan. Pero kung hindi rap battle ito, kung makapagandahan lang ng mga linya, eh, managala sa akin si Shernan. Pero, para sa akin, Lil Cisse talaga ito. Ibang laban yun, hindi nyo alam kung compliment battle o hindi. Mm. Ang bota na orado, 4-1 para Lil Cisse. Yeah! Yes! Yes! 2-0! In-enjoy ko lang itong talagang laban na to kasi crush ko naman talaga si Lil Cisse. Kahit parehas na kami may asawa. Hindi ako masama ang umanga, di ba? Salamat sa mga napunta sa Awan 7. Salamat. At saka salamat ang gentlemanes. Ang gentlemanes. So ayun, nag-enjoy ba kayo sa laban nila? Kasi palag ako, nag-enjoy talaga ako ng gusto. Hindi ko masabing natalo talaga si Shernan, pero pakiramdam ko talaga nagkaroon lang ng doon sa battle, rap battle na aspeto kaya siya natalo. So, ano sa palagay nyo? Sino nanalo? Si Lil Cisse ba o si Shernan? Comment down below. Kung hindi ka pa nag-subscribe, press mo yung subscribe button. Sa tabi nun, may bell para ma-update ka sa mga uploads ko. And kung palagay nyo, madaling makipag-rap battle sa mga babae, well, think again. Out! Ang
daw to share na nawa lang ako kay share ng kawawa naman. Sobrang classic yun, nakalaminin niyo. Sobrang lupit. This is Sherman. Million views.